And guys, mayroon rin dito na naabutan sa may kanto ng Ruhas sa Boulevard. Papunta itong Molobisia. Yan, kung makikita nyo. Isang ambulance yung sumampa dito sa gutter. Andito na yung mga towing. Yan, ini-interview ng isang taga-ambulance yung pasyente. Yan. Ganyan yung process. Kakausapin kung anong nararamdaman, kung saan yung masakit. Yan. Ito yung involved, yung ambulance ng Barangay Talon 5 Las Piñas. Kayong bus. Yan, yan yung bus na yan. Anong bus yan? Health transfer. Dalawa, tatlo, apat yung nakabulagta dito na mga tao sa kanto mismo ng Ruhas Boulevard. Ayan. Ayan pa pala, may nilalapatan pa pala sa harap ng ambulance. Ayan. Ayan o, may nilalapatan pa. Ayan po, isa yung ito yung reporter ng taga ng GMA network. Ayan o, isa, dalawa, tatlo, apat, lima pala ito. Tatlo doon, isa dito, saka isa dito, yung nakabulagta. Palagay ko, mga pedestrian itong iba. So dito tayo po pwisto. Yan, medyo nagpapanik na yung mga kwan. Yung nagpapanik na yung taga-rescue dahil medyo critical yata itong nakaputi at saka yung nasa loob ng ambulance na duguan. So yan po yung kaganapan dito ngayon sa Ruhas Boulevard, kanto ng Pasay, going to Molobisia. Saka dito sa papuntang Dampa ito. Makikita nyo yung 101, kung familiar kayo dito sa Pasay, 101 at saka itong Double Dragon Plaza. Dito ito sa kanto mismo nila mismo. Yan. Yan, yung uwi na yan papuntang Molobisia. Yan, ito namang uwi na ito, papunta itong MRT station. So nandito sila sa kanto. So abangan na lang po natin sa ibang mga balita pa kung anong mangyayari talaga dito. Dahil di ko alam, parang yung ambulance at saka yung bus, isa lang yung pinanggalingan. Kung makikita nyo, yung ambulance sa harap dito sa akin at saka yung bus, galing din doon sa kabila. So ayan o, basag-basag yung bus o. Basag yung salamin ng bus. Ayan o, puro basag. Ayan. Nandun yung salamin niya o, naiiwan yung salamin niya. So di ko alam kung yung nakabulagta na yan, kung galing ba yan doon sa bus o galing yan sa ambulance o kung pedestrian lang talaga yan. So yan yung hindi magandang naabutan ko dito ngayon sa Pasay. So yun, kinakarga na yung isang nakabulagta. Ay, buntis pala yan. FYI mga kababayan, buntis pala ito. Yan, buntis. Yan pala yung inaagapan nila, kaya nagpapanik yung taga rescue. Papanik sila. Yan pala yan, yan yung kaganapan dito. Yan. Yan, may bagong dating na ambulance. Inuna nilang ikarga yung buntis dahil yun yung medyo malala. Pangalawa yata itong ikakarga nila, itong nakabulagta dito sa gilid.
Yan, babae rin yan. Yan, kinakausap ng isang medic kung anong naramdaman niya at saka kung saan yung masakit. Yun po yung proseso ng pagka-assist ng isang pasyente, isang vehicular accident or anumang klaseng accident. Dapat mas maganda kung makakausap mo siya. Yun yung tawag niya, kung conscious siya or unconscious. Yan, nilalapatan siya ng first aid dito ng isang medic na galing sa ambulance at sa fire ito ng Pasay, taga fire ito. Mga biyasa yan sila sa ganong gawain. Yan. Yan, kung makikita nyo yung blinker light ng ambulance ng Las Piñas, laglag talaga . Sumampa siya dito sa gutter. Siguro nagpang-abot ito dyan sa gitna ng intersection yung bus at saka yung ambulance. Siyempre mabilis talaga yung takbo niyan. That's why inabot niya yung bus. Yun, yung dalawa doon, yung tatlo, nakaupo, medyo okay pa siya. Ito mukhang hindi na maganda at saka ito. Ay, yun pala yun, yung kinakarga, yung galing yun sa ambulance, yung galing dito sa loob ng ambulance yan, sa front seat. Ito yun, yung kinakarga. Yun yung galing sa ambulance, sa ambulance ng Las Piñas, yun yung kinakarga ang pangalawa. Parang buntis din sa palagay ko kasi malaki yun dyan. So, iikot tayo dito yun, doon siya kinakarga. Yan. So far, wala naman akong nakitang binawian ng buhay. Maliban dito sa sasakyan na ito na totally wrecked talaga ito. Yan, yung ambulance pala. Ambulance ng Las Piñas. Yun ang totally damaged. Yung bus naman, salamin lang yung may problema sa kanya. Itong ambulance ng Las Piñas, hindi talaga maganda yung itsura niya. Yupi yung sa driver seat. Yan, makikita nyo, pumasok yung pinto sa loob. Malaki-laki yung damage niya. Bali, sa narinig ko sa isang taga-ambulance, iwahiwalay yung pagdadala ng mga pasyente dito sa accident na ito. Yan, tinatalian na siya. Nandito ka ba kanina nung nangyari ito? Diba nandito sana ang nangyari ito? Ano bang nangyari dito kanina? Biglang nilang umulusot kung ano yung bus. Yung bus pala, parang kinat... Saan pa pupunta dapat yung... Palabas yung ambulansya. Ngayon, mag-red light na. Yung pag-red light, tinabol pa ng bus. Ganun. Patawid din tao kasi nakapagana, diba? Pagtawid nila, iiwasan sana ng bus yung ambulansya. Sinamahan din yung tao. Tapos inabot pa rin yung... So yung ambulance pala yung bumangga doon sa bus kaya napunta sila dito. Oh. Pero mali talaga yun ba? Oo, dapat pinagbigyan niya, no? Kulang ni, red light ni. Okay. Salamat po siya, salamat. So yung nakaputi doon na isa, kinakarga na rin, may dugo rin yung babae. Hindi ko alam kung anong nangyari doon, pero may dugo yung yung kundas kung saan siya nakabulakta doon kanina, doon may dugo na iniwan, may tama rin yung babae. Marami pala silang duguan ngayon dito. Dami, isang kumpul kaya sila. Kumpul? Binangga sila ng bus, tapos isa-isa silang . Ibig sabihin, yung mga nakaupo na yon. Yung mga nakaupo na yon sa pedestrian lang yon dumadaan. Oo, patay sila pedestrian. Yung tatlo na yon. Naabot yung pabulusan ng bus. Ito saan galing ito? Dito sila galing. Pedestrian din ito. Oo, tapos yung ambulansya doon. Pati yung babae na binuhat na may dugo sa pedestrian din yon. So puro pala pedestrian yung mga yung mga biktima dito. Ayan, kakarga sa doon sa kabila. Ayan, umalis na yung isang ambulance, yung kinakarga ng nakaputi na babae. Ayan naman, kakarga na rin yan, papunta ron.
pamilya na sa mga pamilya ng mga biktima dito. Yung iba, pagkakaalam ko sa Nuwan de Dios, pero yung iba hindi ko narinig kung saan ito dadalhin. So ito yung iba dito na medyo okay pa. Ayan. So buwan din si kuya oh. Sa siko niya may damage. So doon daw nang galing itong mga sasakyan na ito. Papunta rito sana sa kabila. Kaso nga lang, nagpangabot dito sa intersection. Kaya ayan, dito sila napunta. So ayan. Itong tatlo, medyo okay pa. So yan lang po muna ang aking may share dito sa kaganapan ng Pasay. Salamat po sa panunood.